Magandang buhay mga Repa Pips dyan. No? So nagbabalik tayo ngayon para sa panibagong YouTube video. Guys, nandito ako ngayon sa Santa Rita Bisikleta. Ayan, so magbabike check tayo ng Pinewood Franklin GT. Ayan, so ang tagal kong hinahanap tong bike na to. Dito ko natagpuan, syempre sa Bisikleta Santa Rita. Ayan, so wala na tayo intro guys. Simulan na agad natin ang bike check video. So yun guys, ang bike check natin, syempre, ayan o, Pinewood Franklin GT 2.0. Ayan. So hindi ko alam kung may 1.0 nito kasi nakalagay 2.0 eh. Pero anyway, sisimulan natin ang kanyang bike check, syempre sa kanyang frame. So yung makikita natin ng frame niya guys, medyo maliit tingnan kasi ang baba dito guys. So, ayan. At the same time, ang size ng frame natin guys ay 15.5 inches. So kung hindi ko lang kakamali, that is small. Ayan. At lalo pa, nagmukha siyang maliit kasi meron siyang baluktot dito guys. So yung top tube niya, bumaluktot ng konti dito. Pagkabaluktot niya dyan guys, bumaba pa dito kasi nga, naibaba dito. So nagmukha talagang maliit yung frame natin. Kita nyo, tingnan nyo. So yung gulong natin, naka 29 tayo. Tapos yung frame natin, small. So nagmukha lang siyang maliit. Hindi ba naman, nagmukha siyang laruan. Tapos yung mga decals dyan guys, naka water decals yan. So yung texture niyan yung pa rin. And alam naman natin na sumisikat na yung mga ganitong decals pagdating sa mountain bike saka road bike. And dito sa ibabaw may makikita tayong Franklin GT 2.0. Bukod dyan, meron din dito sa taas na Franklin GT 2.0. At ito ang kinaganda nito guys. Triple batted 6061 aluminum alloy ang ating frame. So, tatlong puwet ang pwedeng umupo dyan. Kung hindi ako lang kakamali, ang pinakamaraming batted ay yung quadruple. Ayan. At ito guys, smooth welding guys. Oh, ang sarap himasin nito. Buti pa tong frame, smooth yung mukha natin. Ang daming butas-butas. Ayan. At syempre, itong top tube natin guys, 100 millimeter yan. Sinukat ko. At ang ganda nito guys, tapered dyan. Ayan oh. Tapered ang ating head tube at mayroon siyang logo na Pinewood dito sa may bandang harap. Ang liit ng top tube niya guys, 100 millimeter. So, napaka-minimalist or sabihin na natin simple pero ang astig ng ating frame. Dito guys, so mayroon siyang triangle. Ayan, hindi pwedeng mawala yan kasi bumaba yung top tube saka yung seat tube. Top tube saka yung seat stay pala. Ayan. Kasi pag hindi yan binaba, masisira yan. At ito na pa napansin ko guys, hindi straight. Hindi yan straight guys. Medyo mababa dito. Ayan, medyo mababa yan. Hindi siya straight na straight. Basta mababa yung portion dito. At itong ating seat stay, pa-rectangle ang shape nito guys. Ayan, pa-rectangle. At medyo may bend dito ng konti guys. Oh. Dito. Bumuka. Bumuka dito. Then, sumara dito. Ayun, no? At syempre, dito sa ating chainstay, ang lapad nito. Lapad talaga. Tapos dito, pakitid na. Franklin 2.0 makikita natin. Ayan. Dito sa may banda, bridge niya. Yung bridge niya, guys, nakadikit doon sa ating tube, sa ating bottom tube. Ayan, no? Nakadikit na. Samantalang dito, guys, walang bridge. Ayan. At tingnan natin, guys, yung dropout niya. Ayan, yung dropout niya, guys, napapalitan para na siyang letter C. Ayan. Ang ganda ng frame na to, guys. Oh, promise. Ayun, may nakita pa ako dito sa ilalim, guys. May nakalagay, pine wood. Ayan, water decals din to, guys. Ayan. Wala tayong nakikitang butas dito kasi naka-one by lang yan. Nandito yung internal cabling niya, guys. Isang piraso. Ayan. Single na single yan and ready to mingle. Ayan. At isa ring external. Ayan. Kung hindi ako nagkakamali, guys, habang buhay na tong single. Kasi wala ako nakikita dito na lalagyanan ng ating kable para sa FD. So kung balak mo lagyan ng FD to or gawin 2x or 3x, palagay ko hindi mo na siya magagawa kasi walang nakaabang dito. So talagang 1x na to. At syempre hindi mawawala ang lalagyanan natin na malamig na beer. Sarap niyan guys. So, lalo pag may pulutan. O, diba? At syempre dito tayo guys sa suspension fork. Yung suspension fork niya guys, lahat to ay alloy. Itong crown alloy, yung arch niya alloy, yung lower niya alloy. So ang ganda nito guys, promise. At meron siyang manual lockout. Yung manual lockout niya guys, close open lang. So close, open.
Tapos syempre man, preload. Yeah, muntik na naman tayo magkamali. Preload yan, guys. At kung hindi ako nagkakamali, nakagamit lang to na spacer. Ayan, converter, itong fork natin. Ayan, hindi ko pa nabubuksan, pero base sa aking nakikita, merong converter na nakalagay. So, ito palagay ko straight tube itong ating fork. Ayan, tapos yung stanchion natin, guys, ay 100 mm ang travel. So, sinukat ko yan mula dito hanggang dito, 100 mm. Ayan, so, coil type siya, guys, coil type. Ayan, gando, 29er. At yan, syempre, ay gawa ng Uding. Ibang klase talaga gumawa ang Uding. Napakaganda ng fork nila, guys. Hindi na ako magugulat kapag nagkaroon ng Uding na aftermarket na fork, guys. Talaga maganda pagkakagawa ng Uding, guys. At syempre, ang ating hubs, dito tayo sa hubs, Joytech, ang ating hubs, bagay na bagay ito sa Pasko. Joy to the world. Ayan. Tapos, quick release siya, guys. Made of alloy. Hindi ko masilip, guys, pero alam ko, ball bearing pa to. Ball bearing pa to. Ayan. Kala na yung ball bearing. Ano? Ball bearing siyan, guys. Napakadali naman mag-maintain yan, eh. Meron tayong video niya kung paano mag-maintenance ng ball bearing. Kaya huwag kayong mag-alala kahit hindi kayo nakasealed bearing. Bearing pa rin yan, guys. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 32 holes ang ating hubs. Baka lang ating spokes. Siyempre, 32 holes din ang ating rims na 60-61 aluminum alloy. Double wall yan na may sticker na pine wood. Ayan o. Ang ganda nito. At siyempre, ang gulong natin ay skin wall. Kung hindi ako lang kakamali, na may tatak na kenda. Ayan, dalawa na yung tatak niyan. Kenda dito, kenda pa doon. Pag may nagtanong ko ano tatak ng gulong niyan, ewan ko na lang. Ayan o. So, dalawa na yan. At ang size natin ay 29 by 2.20. Yung specs ng gulong natin, guys, palagay ko more on road to. Kasi maliliit. Tapos, dikit-dikit pa siya. Ayan. At dun tayo sa kabila, guys. Ganun pa rin. Alloy na hubs, Joytech. 32 holes. Quick release yan. Baka lang ating spokes. Double wall alloy na rim. Na may sticker na pine wood. At gulong na kenda. Nang sukat ay 29 by 2.20. At syempre dito tayo, guys. Panalo. Oh. Yung tunog niya, guys, smooth na smooth lang siya. Ayan. So parang alam pinaghihili ng iyong lolo, lola, nanay at tatay. At bilangin natin ng speed. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 speed na cassette type to, guys. Ang tatak ng tags natin ay Sunshine SZ. Ayun, ang ganda nito. At syempre, ang RD natin, ang ganda. Shimano Altus. So, Shimano na yan. Ganda na shifting nito, guys. Palagay, ang haba nito. Oh, palagay ko kaya hanggang 42 to. Ayan, pa-comment naman ako, guys, kung meron kayong Shimano Altus na naka 42 or 50. Ayan, para malaman na ang ibang viewers natin dyan, o subscribers, na pwede pala yun. Ayan, hindi ko ma-sure, guys, eh. Ayan, kaya hingi tayo ng tulong sa ating mga subscribers dyan. Plastic ang ating pulley. Pati dito, plastic na rin, guys. Yung tension pulley, saka yung guide pulley, plastic yan. Standard size. Ayan. At syempre, ang kadena natin ay Tech PWR. Ayan, na narrow wide yan. At ito yung crankset natin, guys. Crankset na hollow tech. Ayan, may pasukan yan, saka may lagusan na yun, oh. So, labas-masok yan. Tatak niyan, guys, ay pine wood. 170 mm ang ating crank arm. Removable chainring. Baka lang chainring natin. Narrow wide, 34-teeth. Ayan. Ang galing, ano? Kompleto, hello. Ganda nito, guys. Promise. At dito tayo ngayon sa seat clamp. Ang seat clamp niya ay 34.9. Kung hindi ako nagkakamali, guys. Tapos, made of alloy. Ang seat post natin ay 31.6 by 350 mm ang haba. Na may tatak na pine wood. Made of alloy din yan, guys. Medyo konti lang yung setback niya. Ano, konti lang naman, pero ang ganda nito, guys. Ang ating pedal ay hard plastic. Ayan. Ayan, hard plastic na yan, tigas niya. Tapos ball bearing to. Ayan, meron din akong video niyan, guys, kung paano mag-maintenance ng pedal. Panoorin niyo, ayan. So, parang hindi na kagad kayo bumili. Hindi naman kagad-agad masisira yan, eh. At ang ating upuan, para siyang pamaypay. Ayan, tingnan niyo dito, guys, oh. Para siyang pamaypay. Ayan. Manipis ang foam at matigas. Tapos mahaba to. Yan na may tatak na pine wood. At mayroon ditong parang kanal, guys. Palagay ko mamumuo to pag naihi ka dito. Eh, hindi siya dadaloy dito. Oh. Alam mong nandyan lang yan. O, di ba? Yan.
Ganda, sarap po. Lapat na lapat ang point mo dito. At ito tayo ngayon sa handlebar niya, guys. Ang handlebar niya ay made of alloy. Minagnet natin yan. 730mm yung haba. Na may tatak na pine wood. Naka mid-dry siya, guys. Medyo konti lang naman. Konti lang naman. Tingnan natin kung may back sweep. Wala siyang back sweep, guys. Straight handlebar tayo. Ayan. Ang ating stem ay gawa pa rin sa pine wood. 80mm na naka-negative. Ayan. Di ko alam kung ilang degree yan. Basta negative yan. Tapos ang spacer natin, 1, 2, 3. Asawa ni Marie. Ayan. 10mm yan tatlo. Tapos may 5mm dito sa taas. So, ang dami mong option. Pwede mong ibaba yan. At ang ganda ng task cover niya, guys. Flat. Ito, ganyan ang hinahanap ko na task cover para slam na slam yung stem mo dito. Ayan. O. Siyempre, dito tayo ngayon. Uy, bago sa aking paningin ito. Karasawa. So, para tayo nanood ng anime, ha. Karasawa yung ating hydraulic brakes. So, kuha tayo ng magnet. First time kasi natin ito. Tingnan natin kung bakal yung ating lever. Ayan. Alloy, guys. Alloy yung lever natin. Ang ganda na ito. At two-finger pa siya, ha. Oh. Ayan. Iilan lang yung nakikita kong bike na two-finger. Ang ganda na ito, guys. Mas maraming daliri sa handlebar, mas safe. So, kung makakakita ka nga kayo ng one finger, eh, mas maganda. Ayan. At syempre, ang ating shifter ay Shimano Altus na may indicator na 9 speed. Ayan. Sa kabila, wala kang makikita kasi naka one by lang yan. Single yan. Hanggang habang buhay yan. At syempre, dito tayo ngayon sa ating rotor. Ang rotor natin, guys. Uy, may tatak. Tingnan natin, tatak. Karasawa din, guys. Yung tatak natin, 160mm yan. Yung rotor natin, 160, ano, karasawa. At ang ating caliper ay post mount. May logo siya, guys. Hindi ko masabi kung yung logo. Parang IC. C. Parang ganun eh. Pero yun, basta. Hydraulic brakes yan. Ganda, oh. At napakasimple ng design niya, guys. Ito, madaling matanggal itong ating itong tornilyo. Yan. Tingnan natin kung saan ito binibleed. Hanapin natin. Ito, isa. May tornilyo dito. Ang late nga lang. Tapos, dito sa taas, ito, nandito sa baba. Ayan. So, ang cute talaga ng ating hydraulic. Ngayon lang ako nakita nitong, guys, ng karasawa. Pa-comment naman ako, guys, sa mga nakagamit na ng karasawa kung ano masasabi ninyo dito sa ating hydraulic brakes na to. Dito naman sa likod, post mount. Parehas lang din yan sa harap. Parehas post mount yan. Ayan. At ang cute nito, guys. Madali mong mababaklas kasi nakabuka tong seat stay. Ayan. Eh, hindi nakaharang, oh. Oh, walang harang. So, madali kang access. At ang lapit ng distansya ng seat stay saka chain stay. Ayan. At dito, hindi ko alam tawag dito, guys, na bakal na to. Yung pinagkakabitan ng ng caliper. Wala siyang adapter, guys. Direkta na siya dito. Ang cute nito. So ngayon lang talaga ako nakakita ng ganitong karasawa sa kanitong pinagkakabitan ng caliper. At syempre dito tayo sa kabila ng crank arm. Ayan, hindi mawawala ito. Tawag ko dyan, guys, yung shuriken. Ayan. So ito yung lock ng ating crank arm. Again, 170mm. Made of alloy. Hollow tech. So palagay ko, guys, wala na ako nakakalimutan dito sa ating pagbabike check ng ating Pinewood Franklin GT200. So, ang ganda nito, guys. Thumbs up tayo rito. So, ayan, guys. Ang ating bike check, syempre, ng Pinewood Franklin GT2.0. Ayan, guys. Nagkakahalaga to ng 18,500 pesos lang. Pero, guys, ayan. Suggested retail price yung 18,500. Ayan, oh. May discount pa to ng 1,000 kapag cash. So, makukuha nyo to ng 17,500 pesos. Ayan, kita sabi sa inyo eh. Meron discount. Pwedeng tumawad kahit walang kasalanan. At syempre, meron sila dito, guys, na hulugan. Ayan. So, pwede mo itong hulugan in 4 months. Weekly ang payment. 1,400 pesos ang hulog mo kada linggo. Ang requirements dyan, guys, ay isang ID lang sa 1,400 pesos. So, pwede mo nang maiuwi ito. Ayan, oh. So, ano pang hinihintay mo, guys? Baka maunahan ka. Takbo ka na rito sa bisikleta Santa Rita. Ayan. So, hanggang dito na lang, guys, ang ating YouTube video. Siyempre, huwag kalimutan pindutin ang like. Mag-comment ka na rin kung ano masasabi mo dito sa ating binag-check na Franklin
GT 2.0. Pero ako nagsasabi guys, thumbs up to. Yan, pwedeng-pwede to, laban na laban to guys. Yan. At syempre, huwag kalimutan pindutin ang subscribe button guys. Road to 7,000 na tayo mga Repa Pips. Oh, malapit na, konting-konti na lang. Oh. Gandito na lang guys, maraming salamat sa panonood. Kita kita sa susunod na video. Bye-bye! Paalam! Mwah, 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 mwah.